Sa isasama po ba, Senator Cheese, si dating Pangulong Duterte sa isasagawang imbestigasyon niya na iaharap din? Well, ayon kay Senator Bato mismo, iimbitahan daw niya at mag-a-attend daw si Pangulong Duterte dahil nandun siya. So, hindi ko lang. Isa yun sa pag-uusapan din namin na siguro mamaya sa Elinol. At sakali po na ipatawag ang dating Pangulo, sabi kasi ni Senator Bato, malamang aharap yun dahil mas komportable siya, siyempre, dahil nandun sila. Paano po magiging treatment? Ano yung ibibigay yung advice sa mga senador? Paano magiging treatment sa dating Pangulo sakaling humarap sa Senate inquiry? Parehas ng ibang mga testigo, Sally, na hindi dapat sinisigawan, hindi dapat pinangungunahan, hindi dapat dinalagyan ng mga salita sa bibig. Ang dagdag pa siguro, ang paggalang hindi man sa tao ay sa pwesto na kanyang pinanghawakan noon. Buong tiwala ko, Sally Roll, sa mga miyembro ng Senado na bibigay nila yung tiwala, yung respeto na dapat ipagkaloob sa isang dating Pangulo. Particular si dating Pangulong Duterte kung siya nga ba'y mag-a-attend ng pagdinig na yon ayon kay Senator Bato. Sir, dun sa idea na Committee of the Whole, open ka ba dun? Kasi kung sakaling Committee of the Whole, kayo po yung magpipreside ng investigation. Hindi. Actually, nabasa ko lamang sa pahayagan pero hindi ko pa nakikita yung aktual na kahilingan ni Senator Risa sa akin na mag-conduct ng Committee of the Whole. Bagaman isa yon sa mga tiningnan namin. Pero Sally, hindi na siguro Committee of the Whole dahil parang naman nating pinapalaki masyado ito. Dahil meron namang karampatang komite na pwedeng magdinig nito na hindi naman kinakailangan na yung kabuuan pa ng Senado. Isa pang dahilan kung bakit Blue Ribbon Committee, Sally, ay dahil isa ito sa komite may pinakamaraming membership kung saan halos lahat ng miyembro ng Senado ay miyembro na yata ng Blue Ribbon Committee.